video. Sa panahon po ngayon, napakarami ng hiwalayan na nangyayari kaliwat kanan ng mga balita, mapa-showbiz man, mapa-ordinaryo man, puro hiwalayan ang nadidinig ko. Now, paano mo ba talaga malalaman kung talagang mahal ka ng isang tao? Ano ba yung mga makikita mong ginagawa niya para sa'yo para masabi mong mahal ka talaga ng taong ito? Kung mahal ka talaga ng isang tao, dapat ginagawa niya ang mga ito. Una, palagi kanyang kinukumusta. Yes, akala mo yung salitang kumustahan ay baliwala lang, pero napakahalaga po niyan sa isang relasyon. Kasama sa pagmamahal ang pag-uusap. Pag-uusap na may nararating, na may pag-iintindihan. Open communication. Pag-uusap na naipaparamdam mo sa partner mo na mahalaga siya sa'yo. Importante na pag magkasama kayo ay nagkukumustahan kayo sa isa't isa. Hindi puro problema na lang ang pinag-uusapan. Kumustahin nyo rin ang mga partner nyo. Mas madalas, mas maganda. Pangalawa, kapag nasasaktan ka, mas nasasaktan siya. Kapag totoong nagmamahal tayo, isipin mo pa lang na masasaktan mo yung partner mo. Hindi mo nagagawin yung mga hakbang na ito. Hindi nyo ba napapansin na kapag may kaaway tayo, mas kaaway nila yung partner natin? Kapag may kinainisan tayong tao, kinakainisan din nila. Kapag may galit tayong tao, galit din nila. Kasi pag nasasaktan ka, nasasaktan din siya. Kapag nagmamahal ka, laging concerned ka dun sa taong minamahal mo. Lagi niyang sinisigurado na safe ka, na okay ka. At kapag dumarating yung oras na may problema ka, hindi siya matahimik hanggat hindi mo naaayos yung problema mo. Kapag hindi ka mapakali, restless ka, or hindi ka makatulog, alam niya agad na may problema ka. Kahit na hindi ka magsalita, alam niya kung okay ka or hindi. At handa siya palagi na pag-usapan kung ano yung gumugulo sa isip mo. Kaya mararamdaman mo talaga siya na mahal ka niya. May mga lalaki kasi or may mga babae kasi na kapag nag-iiba yung mood natin, instead na i-comfort tayo, pinapatulan tayo, inaaway tayo. Yan yung mga taong hinuhusgahan ka based doon sa emosyon nila. Kaya nga may mga couple na nagkakaroon ng pangangaliwa dahil nagbabasa sila sa relasyon nyo based doon sa emosyon nila. Kung pakaramdam nila na hindi na ipoprovide yung pangangailangan nila, nakikita nilang solusyon dito ay hanapin ito sa iba. Di niya na maiisip kung gaano kasakit ito para sa'yo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Pangatlo, palagi kanyang ini-involve sa bawat desisyon niya. Lagi niyang inaalam kung ano yung masasabi mo sa desisyon niya. Lagi niya munang kinukuha ang opinion mo bago siya magdesisyon. Dito, mararamdaman mo na mahalaga sa kanya ang boses mo. Masarap yung pakiramdam na ganun, yung isinasama kanya sa bawat plano niya. Mahalaga sa kanya kung ano yung masasabi mo sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin nun, napakataas ng importansya mo sa relasyon niyo. Hindi kanya binabaliwala. Mararamdaman mo sa kanya yung salitang kapareha at hindi ka nag-iisa. Pang-apat, good listener. May tengang handang makinig sa'yo. Magkaiba yung listening and understanding. Minsan, may mga sinasabi tayo sa mga partner natin na nadidinig nila pero hindi nila naiintindihan kung ano yung ibig mong sabihin. Ang isang taong nagmamahal, pipilitin niyang maintindihan yung ipinaparating mo sa kanya. Handa siyang makinig sa sasabihin mo. May mga pagkakataon sa usapan na sabay kayong nagsasalita, mapaaway man ito or mapaplano sa buhay, gusto niya, pakinggan mo siya, gusto mo din, pakinggan ka niya. Kaya ang ending, hindi kayo nagkakaintindihan. Pero ang totoong mahal ka, may mga time na mararamdaman mo yung respeto niya sa'yo. Dahil hahayaan kanyang magsalita. Hahayaan kanyang masabi mo ang lahat ng gusto mong sabihin. Makikinig muna siya bago siya magsalita. Ipaparamdam niya sa'yo na hindi kayo magkaaway. Ito na yata yung pinaka-ultimate sign na talagang mahal ka ng kapartner mo. Kasi uunahin niya yung pangangailangan mo bago ang pangangailangan niya.
mararamdaman mo yung respeto at pagmamahal niya sa'yo. Alam nyo, kapag ganito, yes, nag-aaway kayo, may mga arguments kayo, pero hindi dirty fight. Kasi yung dirty fight, andyan yung sigawan, minsan may murahan pa, may duruan pa, gagamitan ka pa ng hand gesture na parang ipinapakita niya sa'yo na ang liit-liit ng tingin niya sa pagkatao mo. Sabi nga nila, mararamdaman mo talaga yung totoong nararamdaman ng tao sa'yo kapag galit sila. Kasi doon niya na ipapakita kung paano niya kontrolin yung sarili niya kapag ikaw na yung posibleng masaktan niya. Kaya pinipili niya pa rin yung mga salitang gagamitin niya sa'yo at mas pinipili niyang huminahon para mas maintindihan ka niya. Ganyan ang totoong nagmamahal. Panghuli, kasama ka sa mga panalangin niya. Palagi kanyang ipinagdarasal na sana maging ligtas ka, hihingi siya sa taas ng guidance at protection mo, na ito naman talaga ang kailangan sa kahit na anong relasyon. Malalaman mo yan kasi sinasabi niya sa'yo na ipinapanalangin ka niya. Napakasarap sa pakiramdam ng may taong ipinagdarasal ka, na maging mabait ka kung salbahe ka, na mag-stick to one ka kung babaero ka, concerned talaga siya sa'yo. Kasi gusto ka pa niyang makasama ng mahabang panahon. Mahal ka niya, kaya ipinapanalangin niya na alagaan ka ng Diyos. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa mga napag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up. Comment down below and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!